Hello guys, good evening. So nandito naman tayo sa Candy Market ng Status Pero today, Saturday night, bukas Sunday, isang araw na bago ang market. So sa Sunday sa alas alam na ng madaling araw dito, mag-uumpisa na. So ngayon, titingnan natin kung anong update natin sa ating market. So, ito ang Euro GBP. Ngayon, mayroon tayong nakitang resistance. Mayroon tayong nakitang support level. Ito, naka-incline. Kung i-shrink natin, palitin natin. So, ayan. Kita natin, masyadong maliit. So ngayon, kita natin dito na talagang mayroon siyang inclination. Bumagsak siya dito. So yung ano natin is ginawa natin na resistance ito. So tumama yung resistance natin. Pero yung inclination natin medyo lumagpas dito. So, ang gawin na natin siguro, ito, naka-angle. Yung naka-angle siya is flat yan sa taas, inclination sa baba. Parang ganun. So, tingnan natin. Ibayin natin yung... Yan. So, kung titingnan natin ito, ito i-risk mo natin para maklaro natin ito. So, ito kung basihan natin inclination, medyo layo siya. I-movement natin. Yan. So ngayon, nasa baba na siya. Kita natin yung may pattern tayo dito na ito, flat siya, level, yung resistance at saka itong inclination. Yan, ito ang gawin natin at saka ito. Yan. Ito. Dito, ganyan, tsaka dyan. Ito sa daily time frame to. Sa day time frame. So, kung itong pattern na to, pabulusok siya dito doon, tingnan natin yung pattern na angle siya. Naging 45 ba to, or 60 degrees horizontal sa baba, flat sa taas, level yung resistance natin. So meron ba? Ay meron yata to. So, kasi yung upper niya is lower. Ayan. So may posible pala to na baka bumulusok to, pero hindi na to bumulusok eh. So itong pabalik nito baka hanggang ano pa siya dito. Titingnan natin. Baka hanggang dito. Makita natin kasi malakas yung momentum niya pababa eh. Ayan. Kasi ito naman, meron tayong support dito. Tingnan niyo yung support niya dito, yan. Saka diyan. Tailing lang niya. Pero, baka diretso pa yan. Kaya, tingnan natin yun sa next na, ano, may mga Sunday siguro, mayroon mo na mga news na, ano, na mga balita sa Euro GBP. Kasi, yung balita dito sa kuha natin, sa Pimbis natin, yung dati, malakas yung, ano, USD tsaka GPY na luwa. So, mababa yung
GBP tsaka Euro. So negative sila. So baka itong nangyari mas malakas yung GBP kasi Euro. So kasi yung momentum niya dito bumagsak, bumalik. So itong support na resistance natin na touch na niya. So bumalik siya. Baka yung natin dito hanggang dito. Kasi bakit ganyan? Kasi yung RSI indicator natin nasa ano na siya, below 50 na siya. So ibig sabihin patuloy-tuloy pa to. Tsaka yung stochastic natin nasa baba na. Pero nag-cross na ito. Pero hindi pa yung totally na ano siya, papataas. Pero ito nagsimbolo na nag-cross na siya. Tingnan natin. Yan. So tingnan natin din sa ating divergence. Ano natin kung meron ba divergence. Yan. Halos nag-level na dito. So meron bang pagbabago? Meron bang kaibahan? Meron ba? Ito. Baka ito siguro. Yan. Kasi dito. Paangat siya dito. Ganyan. Ito naman. Libre lang siya. Oh. Ito lang. So kung itong basihan natin, ilagay natin yung vertical. Saan banda? Dito. Okay, kasi nagulawsot na. Iris natin yan. Yan. Nakita na rin dito. Ito. Meron yata. Bakit nag-ano siya? Nag-change over na. Yan. At saka ito. Ayan. Medyo flat siya. Flat yata. Ayan. So flat to. Yung touch siya sa overbought. Mayroon. So ganyan. Nakaslope siya. Ito nakalabel siya. So meron siyang pagbabago. Ayan. So bumagsak siya. So ito. Ito na yan. So baka tuloy-tuloy yan. Hanggang dito pa yan sa negative. Kasi nag-divergence siya. So kita natin. Halimbawa ganun lang para makita natin yung mga discarte natin. Halimbawa. Kasi kung sa day trading mo, pagtatingin mo na sa candlestick lang, tinignan mo yung candlestick pattern. Kasi yung halimbawa ito, candlestick ng mga simbolo. Ganyan, may naka-neutral, tapos mo, naka-hammer, shooting star system, ito, pattern niya, tapos ito naka-tail niyo, ano, tapos shooting star. So, malamang to, kasi, yung hindi naman malakas yung volume, pero, pababa, may shooting star, ito, nag-shooting star, ito, neutral, mataas dito, pero hindi neutral. Tapos, may shooting star, maka diretso yan. Kasi nandito na tayo sa below the 50 na. So nakita natin sa divergence natin na mayroon pala. Yan, ilagay natin dito. Ganyan lang para hindi mistorbo. Kasi ito, maligaw ka kasi maraming guwit eh. Maraming candle na ganitan, ganyan. Ito, solid to. Exact. Tapos taas, taas. Pero ito, kasi observahan mo, taas yung ano niya, bullish niya, pagbalik niya sa dito. So, ngayon, yung direction niya is pabalik. Kasi nakita natin dito din, itong ginawa natin inclination, mag-pass siya. Pero yung second option natin is yung resistance, ito. Hanggang nag-touch lang siya, bumalik pala. So, yung analysis natin, baka dito magsak. Okay, baka kasi
Nandito yung divergence at saka yung RSI natin na indicator na below 50 na siya. Below 50 negative na siya. Tapos yung stochastic below na siya. So sana tuloy-tuloy ito sa Lunes, makaprofit tayo. Pabalik, tapos ganyan, pabalik, ganyan. So I hope that mayroon tayong magawa na may profit tayo sa pagbukas ng bracket. Kung tingnan natin yun sa 4 hours, ayan, nandito na sa baba. Negative 50 na siya, balik naman, oh, tingnan nyo. Pabalik-balik lang. Tapos yun yun na, yung, kasi ito, makita natin, ito ang 70, ito ang 30, ito ang 50, gitna niya. Ito namang kuan, sa stochastic, nandito na siya sa gitna. Pabalik na siya. So, may posible ka na tuloy-tuloy yan. Kasi pagbalik niya, baba, tapos taas, baba, taas, baba. Ay, ibig sabihin pala, nakatouch siya dito, pero pababa siya. So, tingnan niyo kung itong bilong niya. Nasa taas siya, nagbaba na siya. Tapos, bumalik. Bumalik siya dito. Kala natin bumalik sa gitna. Yung pala, mas mababa pa sa ito. Kasi na sa ganyan. Yung pala, pababa ng pababa. Ayun. So, ito naman, kung basihan natin, yung sa ano niya. Pataas ng pataas kasi bilong ko sa above 50. Yung pala, pataas ng pataas. Balik, baba, taas, baba. So, yung bumagsak na, yun, naging dito na. So, kung balik natin yan, kita natin yan dito. Yan. So, pero below na siya sa 50. Yung indicator natin. Malamang yan. Kung ibalik natin, kita natin ito. Ngayon siya nag-touch. Yan, yan, yan. Saka yan, saka yan, saka yan. Yan, yan siguro. So, naging ano yan, support level. Balik natin. Yan, makita natin yan. Yung daanan yan. So, ganyan. So, mayroon tayo mga divergence. Makita natin. Kung tingnan natin yung sa weekly, siya nang malikot, no? Gulo, pero at least, kahit magulo, alam mo, kasi maraming indicator nilagay natin. Ibawasan natin yung sa baba. Kasi magulo, eh. Tingnan natin. Palakihin natin. Ayan. So, sa tingin nyo, dito naka below sa no, kunting ano siya. Below 50. So, malamang to. Na may posible nakita natin. Meron siyang pag changes. Divergence 1 month. Yung 1 month natin hanggang dito. Yan. Kasi naging support level to, eh. Yan. Total. Magsak man dito hanggang dito ang volume. Price niya. So, malamang to, makuha natin to. Makaprofit tayo. Kaya nga, yung tinignan ko itong, ano, itong pa natin. Baka dito sa banda, baba to. Hanggang niya, tapos pabalik. So, ito, hanggang dito na lang. Sa sunod naman na ulit. Sa Monday, sa in the middle of midnight of 12 o'clock sa Sunday, mag-umpisa na yata. O, 1 o'clock in the morning sa Monday. So, I hope mayroon naman tayong may discuss at konting idea. So, God bless and bye-bye!